Okay, so another video naman tayo, no? So, sa video na to, check natin yung ano. Ano ba yung makikita natin sa pre-open market? O yung pre-open status ng PhilStocks natin, yung broker ninyo, no? So, actually, same lang din naman ng mga makikita nyo mga values kung iba man yung broker ninyo. Ganto yan. So, kung pre-open market, today is Thursday, no? So makikita yan, 9:08 morning. Alright, so 9:30 pa mag-open yung market. Ngayon, meron akong in-open dito yung watch pack ko. Ito yung para mga watch list, no? Watch list natin. Ilista na natin kung ano yung mga stocks na gusto natin. Ayan. Some brokers meron ding mas marami pa, o minsan konti lang. So it's up to you. Ang focus natin dito is yung projected price. Okay? So makikita nyo na yung ano yung projection ng projected price pag open ng stock market o ng market at 9:30. Okay, so dito previous close. Okay, kunyari itong si CHP, nag-close siya kahapon ng 2.57. So, may projected price tayo that today, pwede siya mag-open ng 2.6. Okay? So, ganun din yung iba. Katulad ni Aba, kahapon 0.63 din siya. So, no changes. Ito rin, Hulsem, 8.19, 8.20. Ayan, zero, hindi pa lumalabas yung ano, yung projected price. And then, ano pa ba? Yung mga mabababa. Okay. Parang lahat pataas yata eh. Ato. Ito. SSI. So, kung kahapon, 2.42, ko-open siya ng 2.38. So, pababa ang pag-open niya. Or mababa, kesa sa previous day. So, merong mga advantage and disadvantage yung pagtingin ng projected price. Like for example, ngayon yung medyo mainit-init na stocks, no? Yung PA, minsan ISM, bago lang. So kunyari, si ISM, okay? Si ISM, kahapon nakabili ka ng stocks o ng shares niya at 6.29 and then at the closing price kunyari, and then ngayon mag-open siya ng 6.4 or maybe masyado pa namang maaga yung oras natin, marami pang pwedeng magbago dyan, so pwede pa siyang tumaas o bumaba. Let's say kung 6.29 yung price mo, yung average price mo, then mag-open siya, bawa 6.40 o kaya 6.50, depende nga, no? Until the last minute, si check nyo yan. Ngayon, ang advantage dyan is pwede kang mag-sell agad ng position mo kung masaya ka na doon sa pag-angat niya sa open price. So, let's try, no? Kunyari, nag-start tayo ng 6.29. Magko-close siya ng mag-open siya ng 6.40. So that's 1% above kagad. But sometimes kasi may mga stock talagang napaka anong tawag nito, yung mga hyper na mga ano, volatile stocks. So sometimes may mga ganito, ba, mag-open siya ng 7. So that's at instant 7 pesos yung opening price niya. Kung ito dito ka kahapon bumili, 6.29, tapos ibibenta mo na siya at the opening, so that's quick 11% kaagad. So tapos na kaagad yung ano mo, trading day mo. Alright, so kung masaya ka na sa ganung profit, then that's it, no? Parang day trade ang dating, diba? Hinold mo lang overnight yung position mo and then. Pero sometimes kung ang stock naman ay mag-o-open below the average price, diba? Ito 6.29. Tapos kunyari mag-open siya at
let's say mga pa, yan, 580. Yan, kunyari ganyan. So, loss ka na kagad dito ng ano, ng 7%. Diba? So, yun yung isa sa mga ano, advantage makikita mo na kagad, mapoproject mo na. So, dapat ba pagka nag below the price siya or previous price, dapat ba mag-out ka na? So, dito mag-add ng ano, ng another decision making sa inyo. Yan. So, kung mag-add, pwede ka bang mag-out na or mag, ang tawag na ito, pwede ka mag-out or kaya bibili ka ulit. Depende, no? So, kung wala ka naman position overnight o nung kahapon, itong candle na ito, kunyari, tapos below siya mag-o-open. So, it gives you ano another reason to look at it. Baka mayroong mga bounce or sa ilalim mag-uumpisa yung price, di ba? Mga ganun. So, you can check another time frame. Baka may makita ka tayong ano doon. So, kung ganito naman, kung wala kang position, tapos kunyari, no, 7 pesos ulit. Tapos mag-open siya ng 7 pesos. Of course, mayroong gap up yan. No? Kunyari, yun yung mga gap up trading. So, depende din. Depende kung paano mo iti-take yung risk na to. Kung talagang yung stock ay napaka may mga news, positive news, or whatever news na pwedeng maging reason ng pagtaas ng price niya. So, you can consider na makapag-enter ka dito kagad or abang ka ng price doon sa gap gap dito, kunyari, no? Yan. So, pwede kang mag-take ng position dyan or mag-abang ng price. No? Baka kasi bumisita yan. Pero may mga stock talaga na hindi bumibisita sa gap. No? Biglang tuloy-tuloy lang siyang ganun. Diba? Yun. So, yun yung ano, other side of checking the projected price. So, makikita mo talaga. So, right now, sino bang ang, ano, medyo top-notcher natin? Si ISM lang. Ayan. Kaya kanina, 640. Ngayon, 643. Okay. So, another thing is to check yung, ano, anong tawag na ito? Yung market depth. So, makikita mo naman dito, sino yung mga nagbabuy and sell ngayon na nagsiset na kagad sa opening. Okay? So, punta natin kunyari sa ISM. Okay. So, dito, projected price 644. Pero, makikita ninyo yung bid. Okay? Ang tataas ng presyo. Okay? Kasi ginagamit nila yung mga ceiling and flooring price. Yan. O, pwedeng. Yan. So, ang reason kung bakit nagsiset sila at this price, hanggat doon sila gustong bumili ng mataas na presyo, is because pag open ng market, whatever price, ano, lumabas yung price dito, yan, kato yung 644 na tumataas. So, whatever price, ang opening price niya, yun ang kung makukuha nitong mga to, nitong mga taong to, yung nasa taas na yan. So, sila yung unang mabebentahan, o sila yung unang makakabili. Okay? So, ganun yun. Tapos, kasi ginamit nila dito yung almost ceiling price ng ano, stock na to. Ngayon, sa us naman, ito yung mga gusto magbenta agad-agad. Right after, right na pagka-open ng market. Okay, so kung mapapansin nyo, mababa yung presyo niya compared sa projected price. Okay? So gusto nila, mauna naman silang makabenta. Yun lang yung ibig sabihin niya. Okay? So, it's really additional advantage. Minsan, depende sa plano mo or paano kayo mag-execute ng trade dito. Kung mga gap up trade or waiting trade ka lang muna. Yung tipong hayaan mo mag-open, tapos biglang bababa rin yung price. So, ganun yun. Ganun siya. And then, yun nga, makikita mo yung mga malalakas yung stock. ISM, so, hindi, pa. Ayan, kunyari, ganyan.
So, nakikita natin dito, mag-open siya ng projected price, 158, and then maraming gustong bumili ng ganitong price. Kung sino yung mga pinakamataas yung price, siya ang unang mabibentahan. Kasi sa as naman, sino yung may pinakamababang price, siya yung unang mabibentahan. Hindi, ano, magbebenta or mabibilhan. Ganyan. So, depende, iba-iba ang approach dyan. So, kaya maganda meron kayong plano before kayo basta pumasok. Hindi porket mataas yung volume dito sa isang stock na to, sasabay na kayo. Because sometimes, may mga stock na ang takbo niya, ganito, pag open, at dito yung previous candle, oops, ang corny. Kunyari, ito yung previous candle, ano ba yan, di maano, yan, kunyari, previous candle, tapos nag, ano siya dito, nag, kunyari, ano ba yan, ba't mga balik ko, huh? Tapos pag open niya, gap up, okay, so yun, ganun siya, minsan hindi na bumibisita dito, so, it's, ano, so, kayo na yung bahalang mag-take ng plans kung sa opening pa lang gusto niyo ng bumili, so that's medyo risky din pero very rewarding din kasi makakasabay ka na kagad dun sa pag-angat, makakabenta ka na lalo na kung day trading. Okay, so sometimes kasi merong mga tipong magkakaroon ng week yan eh. Ang pangit, no? Kanyari, ganyan, magkaka-week. So, kanyari, ganyan. Diba? Magkaka-week yan. Tapos, sabay yung body niya, magkakaroon na ng, ano, tataas na. Bibisitahin niya muna yung gap na to. So, yun. Yun lang muna for now and almost time check. Tama ba to? 16? 9:16? Parang oras ko, 9:20 na yata. Okay. So, what else? So, ito naman nakikita niya sa taas is ito yung mga parang black, what you call this? Parang black sail? Black sail ang tawag dyan eh. Yung tipong, mostly mga ano, blue chips yan. Yung mga bumibili niyan. So, ibig sabihin ng black chips, merong mga siguro mga institutions, no, na gustong bumili ng blocking mga shares na nakapila na kaagad, no? Andiyan na, oh. Yung 470,000 shares kaagad. So kung ilalagay nila yan dito sa bid and ask, hindi nila mabibili agad at this price. Andiyan ba presyo nitong video? Previous 136. So yun, may mga black sale kasi, yung tipong mas mababa yung presyo kaysa sa previous price, mga ganun. So, depende, no? So, you can also check that sa mga brokers niyo. May mga ganyang options din. So, katulad nito, SMPH, nag-previous low siya, 39.10. Tapos, nag-black sale siya ng 38.95, something. Okay? Ang dami nito. So, can you imagine, isa lang yung buyer niyan. Okay, so bibili siya ng 900,000 shares, samantalang yung mga nakapila dito, uunti. So, malabong mabenta siya, makabili ito ng gantong price. Okay, kasi baka pag bumili pa lang ng 100,000 shares, angat na kagad yan. Pwedeng ganun eh. So, kaya may mga ganung option to check. Alam ko sa call meron din ganyan, makikita yan. So, gawa tayo ng video na minsan sa call. Okay? So, yun lang. Yep. That's all for now. So, let's see. Wait tayo ng trading hours. 9:30, guys. Right? So, good luck and happy trading!